Popeyes. Popeyes. Han, tingin. Popeyes. Pupunta kami ngayon sa Popeyes. Popeyes. Hello. Hello. So, titikim kami ng mga Popeyes food. Hindi po. Tas mo. Yeah. Hello, adulting couples, welcome back sa aming channel. So, in this video, magte-try kami ng bagong bukas na hindi restaurant, ano ba, fast food, fast food na international fast food. Popeyes. Woo! Popeyes. Ayan. Olo. So, pumunta kami dun sa bagong bukas na branch sa Eastwood. Actually, kailan ba yung nagbukas? Medyo matagal na, mga December. Yes, December. So, hindi na siya super bago. Kasi, ang hirap bumili dun nung bagong bukas kasi sobrang daming tao. As in pila talaga siya, no? So, hindi na namin inattempt. Umaabot siya hanggang labas para lang makapasok pa yun to order, no? Grabe. Despite all of that, syempre, gusto naming tikman kung ano ba talaga ang hype, if the hype is real, if worth it ba ang hype. Okay, yes. So, okay. At the same time, kung syempre parang hindi na lang din kami kakain lamang, magasagot din kami ng mga couple questions habang kumakain kami. Nice. So, sige, okay. Let's start, kain na tayo. Okay, ang ating binili ay... konti lang din naman yung option sa Popeyes. Hindi din naman siya sobrang dami na parang restaurant. So, fries, chicken burger. Yan, try kami ng chicken burger. At saka syempre yung signature chicken. Gravy! Yan. Ang finale ay ang, syempre, ayan yung Popeyes chicken. Chicken. So, pat kayo. Parang nabilang. Isang salita. Ayan, chicken, at saka, ano to, meron sila, ang tawag nila, biscuit. Biscuit, pero parang siyang donut. Pero, eto, curious ako dito, kasi bilig ako sa dessert, so. Tikman na, ano kayo natin ito? Anyway, sige, so, simulan natin. So, eto nga yung fry. So, ano lang to, random lang kami. So, tingnan lang namin, titikman lang namin kung ano. Habang, nagkikwentuhan. Okay. So, actually, so para meron kami magpagkwentuhan na makumakain. So, meron akong nakita na mga questions hand for couples. Okay. Okay. So, ngayon lang namin nakita itong mga questions na to. So, hindi naman, as usual, just like any other videos, lagi lang kami spontaneous. Hindi naman kami gumagawa ng script. Okay. So, eto, merong mga love to know, ayan o, yung love to know na website na merong mga questions for couples. So, tingnan na lang din natin kung, endorser ka. Tingnan na lang din natin kung alam natin yung mga tanong na to about each other. Okay, we're here. Okay, parang interview type na lang. Mm. Oh, sige, so, kinain mo na yung fries. Wala pong ketchup. Wala siyang ketchup. Meron. So, anong lasa? Okay naman. Sige, tikman muna natin yung fries bilang ito yung magaan. Okay. May kalasa siya. Ano? Fries ng KFC. Okay. Okay, yun. Kaya na. Initial verdict. First time mo kasi kumain ng fries ng Popeyes, di ba? So, syempre hindi. Kasi KFC yung familiar. Ako, yung mga fries na familiar ako, syempre, McDo, pero manipis siya, no? Hindi siya katulad AFC. Sa KFC na siya. Makapal. Manipis siya, tapos parang may mga pepper. Review! Pag kinutok mo sa camera, mas maging makapal siya. Manipis siya, parang siyang fries ng
Hindi, pero mas manipis yung sa McDo eh. May mesok salmon Del Monte ketchup. Del Monte. Ano? Parang signipis, parang siyang Jolly Crispy Fries, pero lasang KFC. If okay. That makes sense. Okay, so okay yeah. Naman. Sarap, pasado naman. Okay! So, kumakain tayo ng fries. Mm. First question. What did you want to be when you grow up? When you grew up? Tama ba yung grammar dito? What did you want to be when you grow up? So, siguro nung bata ka, Tagalogin na lang natin. Anong nung bata ka, ano yung dream mo maging paglaki? Okay. Paglaki. Paglaki. Hindi ko maisip ha. Ito tayo ko sa gravy. Nung bata ako, actually, hindi ko na matandaan eh. So, maraming influences kasi. Nung, siyempre, mostly magulang ang nagsasabi talaga kung ano eh. So, talaga ako? Oh, ano sa'yo? Oo. Ano yung naalala mo? Top of mind naalala mo? Artista. Sige, no judging! No judging, artista daw. Siguro, parang okay, gano'n. Okay lang naman yun, artista. Okay. Anyari. Mahilig kang magpapogi dati. Hanggang ano nga. Anyari, bakit nawala yung dream na yun? Siyempre, alam ko na, may mga nambuli dun sa dream mo, no? Hindi naman. Siyempre, influences nga ng magulang. Ito yung gusto nila. Siyempre, gusto magkaroon ka ng magandang trabaho, makatapos ka ng pag-aaral. Maganda kayo so, artista. So, it's very traditional. So, ganun yung siyempre, yung dream ng parents. Yung parang professional, gano'n. No? So makatapos ka, magkaroon ng magandang trabaho, then eventually to be successful in your career. So yun. So depende. So eventually, napunta ako sa engineering. So, pagpunta ko sa college. Pero ginusto mo yun naman yung engineering? Yeah, eventually from the start, hindi ko option yun eh. Yung course ko sa civil engineering. Talaga? Okay. Hindi ko siya option. So parang, alam mo yun, nakwento ko na yun. Hindi ko yun na, hindi mo top option ng engineering. Oo, kasi parang, the civil engineering, parang ang gusto ko ng that time, nung pag-enroll ko is, parang computer engineering, kasi yun yung, ano eh, yung parang tuso. Oo, pinalala ko na. Oo, computer engineering. Oo, ECE, parang computer engineering, yun yung parang hype that time nung nag-enroll ako eh. So, then, puno na, pagdating ko nun sa enrollment, parang, sarado na yung mga classes. Papaunahan ng slot. So gano'n kasi depende sa average mo nung high school kay. Okay. Sa grade average mo. Ayan ang so, mali sa mga school ngayon eh. So, like kapag, ako, nire-realize ko, discrimination masyado. Pag mataas ang, siyempre mataas ka or honorary ka nung high school, siyempre pag ikaw yung priority sa college to take up those slots. Ano ba? Why? So, may gano'n ako dati. Why? So pero ako noon, siyempre hindi gano'n kataas. Doon ako sa mga pang fourth day, fifth day ako nakapag-enroll. So, puno na yung classes nung that time. Unfair, no? Medyo unfair pala yun. Siguro, that time. Yun, tapos, sarado na. Nakakuha ko na yung friends. Civil engineering na lang yung bukas. And electrical engineering, mga ganon. So, talaga ba? So, yun, sabi lang yung mother ko noon, meron ng mga kamag-anak na civil engineer. So, pati ko siya kunin para at least meron akong model to ipa-follow. So, and eventually, nung ginawa ko siya, ano gusto ko siya? Kasi parang, ito pala yan. No? So, skills. Pero marami siyang math. That's a challenge in that course. So, magkaling ka sa math? So, yeah. Sakto lang. Getting by. Okay. Okay, sige. So, ako naman, no judging, di ba? Ako talaga naalala ko nakalagay sa grade school yearbook ko or high school yearbook. Basta one of my yearbooks, saka nagay senator. Wow! Ito ay burger. Chicken burger. Chicken burger. Ayan, titikman yung chicken burger. Okay. Nakalagay sa akin senator. I want to be a senator. Senator? I wanted to be a senator. Nung bata ako. Simple answer, kasi yung nanay ko, nagtrabaho sa Senate. So, niyadala niya kami doon every summer, Christmas party, ganyan. So parang at an early age, exposed kami kung paano nangyayari sa loob ng session hall. Naka-picture kami sa mga senador. Wala pang selfie nun eh, so picture yung mga senador. So parang ako, parang wow,
galing nila, ganyan. So, parang gusto ko lang maging ganun. Ngayon lang. Pero, like, hindi naman siya nag-last. pero nung bata ako, yun yung dream ko. Okay. So, yun. Okay. Nice, nice. Next question. So, artista ako sa'yo na to. Yeah. Oo, wala lang kata to. Magandang tandem, no? Parang ano yun ah, heart cheese. We could have been the heart and cheese. Nice. Pero no. Gelatin na lang. Gelatin na lang. Okay, next. So, what are the three things on your bucket list? Three things. Bucket list. Oh, sige, ako na muna sige. Kasi ikaw na una kanina. Okay, bucket list. Dahil list ako si bucket list. Bucket list show. So ano, siguro isang list na lang yung travel. So, isang item na lang yung travel. Travel to Japan and US chicken nila. Together. Ayan. So, pwede ka lang, tikman mo. Ano mo na verdict mo dito? Okay, ano ba chicken burger? Ano lasa? Ano pa lasa? Describe burger, mo. Burger na may chicken. Describe burger mo. Burger na chicken. So, wala siya. Anong difference siya? Ako nga, ito naman. Ano? Anong verdict mo? Oh, dun. Natagal, ha? Ikaw lang. Masarap yung Wendy's at Burger King. Siyempre. Anong verdict ko? Okay naman. Siguro ka-level siya ng McDo. Okay. Sa chicken burger. Chicken burger kasi siya eh. Yeah, oo nga. Pero even... Hindi yan yung burger, meat burger, or beef burger na kinakain natin. Yeah, pero I mean, when, kasi meron siyang sauce o, na dadagdag ng lasa. So, yung overall taste. May chicken burger kaya ang Burger King. Okay. Pwede na. Masasarap yung Burger King. Okay. Tagal na mo yung birdie. Mukbang nga ito eh. Ano ba yan? Ano ba madali? Game. Okay. So, ano yung tanong? Ay, bakit this? Yung una travel. Travel to Japan and New York. Together ah. Kasi nakapunta na ako doon. Pero gusto ko together. Tayo. Adulting together. And Canada. Okay. So, yung mga malalayo, no? Mga malalayo. Hindi man sobrang layo ng Japan. Okay. Actually, ayun, yun lang. Simple lang naman ang ano ko eh, ang mga gusto kong puntahan. Hindi naman ako hindi naman ako nag-aasam ng mga Europe, mga ganyan. Ano lang ako, so, New York, ayan, saka Japan, Canada, para ano, si Mama, di ba? So, to get na tayong dalawa. Yun isa. Pangalawa, eh syempre to have our own house. Our own dream house. Yan. And pangatlo is to... Kala wala na akong pangatlo. Baby. Ha? Baby. Bakit? Hindi naman bucket list no, yun eh. Counted ba yun? Oh. Well anyway, wala akong maisip. So yun yung mga... Gusto kong magawa. Kapag bucket list kasi parang gusto mong magawa, di ba? In your lifetime. Okay. Yun yata yun. so yun lay akin. Dalawa lang naisip ko. Ikaw. Ako, yun, parang katulad sa'yo, may yung bahay, number one. To have parang a house talaga na talagang sa atin. Yeah. So parang pangarap ko yun. Ako kasi I'm civil engineer. Mm-hmm. So ako gagawa ng bahay ko. Yung nga, ang first goal, di ba? Tagaytay, overlooking, yun nga. So, nga lang pumunta sa yung daan. Medyo bumaba yung value ng mga property doon. Sa mga pangarap ko is to attend the seminar of Tony Robbins. Yung talaga yung, isang parang, doon talaga, as in talagang prompts. Ano ang title nun? Marami, Awaken the Giant, marami siyang... Unleashed, parang Unleashed yung naalala ko. So, ano siya, so parang front row talagang gano'n. Gusto kong, it's an experience for me. Gusto ko talaga. Fairness. Fairness sa questions na to. Tapos, ako,
baby. Hindi lang kasi namin sure kung kasama sa bucket list yung magka-baby. Pero yun talaga yun. Siyempre gusto namin magka-baby. Oh, it's a top goal as for now, magkaroon talaga siya. So, para maging, yeah, family. Mm. Okay. Okay, so yun. If money didn't matter, what would you do with your time? Ano ba, siguro kung like, hindi mo problema ang pera, marami ka na nun, anong gagawin mo? So, or, ano pagkakaabalahan mo? Ganyan. Ikaw? Bakta ko na naman. Oh, sige, ako, simple lang. Kasi, starting 2013, nag-serve ako sa community natin. Mm-hmm. So, na Catholic community. So, I started serving. So, hanggang ngayon, may different way na. Ayun, siguro kung may pera ako, then I'm hindi ko iniisip yung parang everyday bills or everyday parang everyday kinakailangan ng financial needs ng lalo ng mag-asawa, family. Nagsaserve talaga ako full time in the ministry. Aww. Na talagang I'm giving everything, no? So parang giving time, talent, treasure. So ayun. So yun yung I think ginagawa ko for the rest of my life na. So yeah, ang huli na sagot mo. Nahiya yung sagot ko. Ay, naroon sa akin lang naman yun. Iba-iba naman talaga tayo. Ako simple lang. Parang feeling ko alam mo na yung akin. Ano? Travel. Travel, no? Oo, diba? I mean, it's a common answer. Pero, masaya eh. Masaya matravel yung maniisip yung budget mo. No, parang discover mo yung maraming cultures. Nakalala ka ng maraming tao. Punta ka ng maraming lugar. Kasi parang, pag nagta-travel kami, lalo na sa ibang bansa, hindi naman madalas. Kaya parang pag nagta-travel ako, parang gusto ko yung, nakita ko yung ibang klase ng tao. Ganun na, outside the Philippines. Yung ganun na, may iba pang kultura, may iba pang faith, may iba pang way of life, aside from sa atin. So parang lumalawak yung mundo. Uh-huh. Okay, sige. So, siguro second to the last question. Para 5 questions. Kasi may chicken pa tayo tsaka ito. Ano nga to? Biscuit. Okay. What is your favorite time of the day and why? Ah, ikaw. Parang alam ko na. Teka, kukuha muna ako ng chicken. Ayan, bago yan, tingko kasi kakalimang muna natin yung chicken. Pero masalap yung gravy nila. Dito kasi nasoso yung french fries. So, yep. Alam ko kumpara sa mga gravy ng Pancake House. Mm-hmm. So yun ang favorite ng wife ko eh. Pancake House gravy. Mm-hmm. Oh. Taga lang. Ano dicing? Ano ka? Anong verdict mo? Tikman mo na ba? Mm. Masarap siya. Sa akin parang medyo nalalapit lang siya sa chicken ng McDonald's. Ngayon. Ako din, agree. Para kang kumain ng the same chicken ng McDonald's. Hindi ko madidistinguish mo siya, pero parang, okay. Kasi alam mo yung chicken ng Jollibee, alam mo yung... Oo, hindi siya Chicken ng... Joy. Hindi rin siya KFC. Mm. So tama. McDonald's siya, yeah. Na medyo maalat. Like, for me sa taste buds ko, McDo na medyo mas maalat. Okay naman, last bite, bago. Ikaw muna, kumakain pa ako eh. Ano ako? Favorite time of the day and why? Ako umaga. Bakit? Morning person kasi ako eh. So talaga, like, ano oras? Automatic nagigising ako ng 5. Pero pa siya, pag napuyat ka, onwards talaga. 5 onwards. Pero talagang, kahit wala akong alarm, gusto ko na bumangon ng 5 o'clock. Maradol akong TV, ng balita, or I'm doing something, parang gising na ako eh. Pasang libro. Lakad. Ngayon, parang ano ko ngayon, to walk eh. Parang gano'n. That's parang may jog. Yun yung jogging ko sa umaga. So, 10,000 steps. Ang goal every day. So, yun. So, morning talaga. Kasi parang very productive ang utak ko pag morning eh. Yun yung gusto kong may morning ginagawa. Pagdating ng mga 10 o'clock, kutit tanghali, parang ayan na. Nakatamad na siya. Yung iba na. Tapos paggabi, parang gusto mo chillax ka na lang ng bandang 7 o'clock onwards, pagod ka na, then gusto mo na matulog ng maaga. So, ako ganoon ako. So, that's my favorite talaga, parang very, very productive in that time. Nice. Ako, ang favorite ko, umaga din.
umaga. Pero hindi 5 a.m. Mga ano, mga between 7 to 9 a.m. Okay. Kasi ang nangyayari dyan usually is magbe-breakfast kami together. Mm. So, actually, favorite time ko yun of the day talaga. Parang yun yung feeling ko, hindi ko ipagpapalit. No, cheesy. Pero ano, medyo chine-cherish ko yung pag nagbe-breakfast kami magkasama. Yeah. Kasi nga, we work at home. Yeah. Nga po, so hindi kami regularly umaalis ng umaga, yung tulad ng mga pumapasok sa office. So, we take our time eating breakfast and wala, praying. We pray and then we eat together, magkikwentuhan kami. Mm-hmm. Minsan about work, pero quality time pa rin naman yun. Yeah. So, basta magbabatuhan kami ng mga kung ano-ano kwento or ideas. Kanya. Or minsan, manonood lang talaga kami. Yung favorite namin, Big Bang Theory. Manonood lang kami ng Big Bang Theory or minsan Shark Tank or yung Million Pound Menu. Yung favorite namin na sa Netflix. So, tapos after nun, mag-analyze namin yung mga nangyayari. Pero ayun, so basta yung conversations namin sa umaga na bago kami magtrabaho. Nice! Yay! Yay! And last question. Ba, meron pa? Oo, last kasi meron. Tititikman pa to eh. Ano nga to? Biscuit. Actually, meron siyang honey sauce. Hindi okay. Ko, para dito ba yun? Oo, oh, baka nga dyan yun. Tinikman mo siya, ilagay mo. Tapos, ititignan ko yung ating last question. Okay, what's your favorite book? Ako? Favorite book and why? Ayan, last question for this video. Favorite book and why? Ikaw muna. Ay, parang ang sarap. Para siyang, ano eh, parang siyang coconut? Pancake na makapal, na may meron siyang... Ay, tumatapan yung honey. Na may honey, para matamis. Kasi medyo, ano siya, maalat. Pancake, parang siyang pancake. Oo nga. Diba? Ay, ayan na tumulo na yung honey ko saan-saan. Lasang pancake. Ano siya? Pancake na mataba. Na makapal pala, I mean. Gusto lagyan mo siya ng honey. Ganun yung honey, napakaano. Okay, so ikaw na. What's your favorite book and why? Pwede ba dalawa? Na siyempre okay. Una-una, Bible. It's given, sinabi ko lang. Pero, isang libro talaga nakapag eye-opener sa akin, hindi ko talaga makakalimutan, is yung Rich Dad Poor Dad talaga ni Robert Kiyosaki. Kasi talagang, mula nung nabasa ko yun, yun yung librong nagbago ng perspective ko sa buhay. So parang eye-opener siya to what I'm doing right now, no? Kung ano yung gusto kong susunod na gagawin. Okay. So parang yun. So, ayun, it's like parang eye-opener book. From being financial educated person. So, kaya I'll recommend it sa mga taong parang who wants parang ano ba yung dapat kong gawin financially, dapat first step ko, mga ganyan. So, yun. So, talagang ano siya, eye-opener sa akin. Kaya parang all-time favorite ko siya. Pero syempre ngayon marami na. So, yun yung mga talagang unang libro ko lang pati unang tinanong ako. Okay. Naisip ko yung akin. Ang hirap. Marketing books malamang. Naisip nga ako ng iba eh. Pero, teka. Hindi pa si Anya. Well, siguro kung ano, top of mind ko is yung kay Gary Vaynerchuk. Yung Jab, 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 Right Hook. Yung libro niya, about marketing kasi yun. No? Oh, simple lang yun. Kasi napaka-ikli lang yung libro yun. Pero, marami ka ng insight na makukuha. Pero sa fiction, ang naisip ko, pinaka na-move ako na medyo na-obsess ako na ano, na book ay yung Nicholas Sparks na Longest Ride. Yun. Okay. Longest Ride. So may movie din yun eh. Pero binasa ko muna kasi yung book bago ko pinanood yung movie. So far. Ay, sorry. Tsaka isa pa. Ang dami! The Shack. Okay, The Shack. The Shack. Maganda yun. So, The Shack. So, siguro yun sa work, Jab, 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 Right Hook. Sa fiction, si Longest Ride ni
Nicholas Sparks, tapos sa spiritual si The Shack. Yun. So, di ba, lahat ng category. Alam ko, salam. Mali. Nahirapan pa ako isip na ang dami pala. And so, yun yung mga naisip ko ngayon. So, okay. So, that's it for this video. So, nakuha niyo naman siguro yung mga verdict namin sa pagkain ng Popeye. So, ito. Sami, ayan. French fries parang KFC. Chicken parang McDo na medyo maalat ng konti. Chicken burger, so-so lang. I think kung wag ka na mag-chicken burger, mag-chicken ka na lang. Ayun. Total, yun naman yung signature nilang pagkain. Ayan, yeah, oh, chicken talaga. Tapos, at saka, eto naman, tong biscuit. Replacement siya sa rice kasi. So, value meal. Oo. So, okay naman. Masarap siya. Lasang pancake. Hindi naman siya masyado iba sa pancake. Pero may sauce lang siya sa taas. Pero di ba yung pancake may sauce? Yung pancake sauce. Anyway. Honey. Oh, yun. Parang pareho lang na iba lang yung size. Pero masarap yung gravy nila. Actually, yung favorite ko sa mga nakain ko is yung gravy nila. Masarap siya. Okay. So, yun lang po for this video. Thank you for watching and we'll see you on our next adulting video. Bye!